Ako ang alay, kaya ako ang lalabas para mag-grocery. So hey guys, it's me JM and welcome to my YouTube channel. Sa bidyong ito, mag-grocery tayo. Tingnan natin kung ano ang mabibili natin sa halagang 1,000 peso sa panahong ito. Kaya wag na natin patag-alin pa. Let's get started! Alright guys, so nandito na tayo ngayon sa loob ng supermarket. Nakakayang mag-vlog pero tuloy pa rin tayo. Una natin bibilin ay pangulam. So pupunta tayo sa bilhin ng Nokma. Alright, so may nabili na tayo. Ang next na bibilin natin ay Boyba. Next naman guys, mga magulay naman ngayon, pero bahala na kung ano yung makukuha natin. So, next na bibili natin ay fish. Mamaya, abangan nyo ang gagawin kong grocery haul sa lahat ng pinamili natin. Ngayon naman, pupunta tayo sa mga delata. So guys, sa mga chichirya naman tayo ngayon. So guys, ang next natin ay mga biscuit. Soft drinks naman tayo ngayon. Alright guys, so marami pang kulang kaya may babalikan pa tayo. Okay guys, so magbabayad na tayo ng ating mga pinamili. Ang tanong mabubuhat ko, kaya ito, ang payat-payat ko pa naman, hahaha. Okay guys, so pauwi na tayo ngayon at mamaya gagawa tayo ng grocery haul. Okay guys, so ngayon ay nasa bahay na tayo at gagawa na tayo ng grocery haul. Okay, so nandito lahat yung mga resibo, so isa-isa natin. At yung una natin ay yung mga wet products, okay? So sisimulan natin dito sa Pampanga Spes Tocino, regular, for only 71 pesos, okay? So bawat isa 71 pesos, pero yung binili natin ay dalawa. So, nagkakalaga siya ng 100
42 pesos. Okay? So next product na binili natin ay itong King Sue Beef Teriyaki. And bawat isa ay nakakalaga na sa 24 pesos. At dalawa din yung binili natin. Okay, so all in all ay 148 pesos. So ang total na natin ay 290 pesos. Next item ay itong Century Bones Unseasoned Milk Fish. Okay? Boneless. 450 grams, 2 pieces siya at nagkakalaga siya ng 160 pesos. So, ang total na natin ay 452 pesos. Next, na binili natin ay itong Cure Foods Tender Juicy Dog. Okay? For only 123 pesos. Okay? So, next item na binili natin ay itong Magnolia Chicken for only 123.69 pesos. Okay? Next item na binili natin ay itong another Magnolia Chicken. Medyo mahal ang konti ito. Nagkakalaga ng 134 pesos. Okay, so medyo weird lang yung mga hinuhol natin, no? Mga grocery. Yung hinuhol natin ngayon. Okay? So, ito na yung new normal natin. Okay, so next, yung pinakalas item ng ating wet products ay itong pork chop. Isang kilo siya. For only 312 pesos. Oops, may mga dugo-dugo pa. Okay, hindi ko napapakita. So, ilalagay na natin dito. So, by the way, ito lahat yung mga nabili nating mga wet products. At ang total natin ay 1,145 pesos. 0.82 centavos. Again, ang total natin sa lahat ng ating wet products na pang-ulam, I think, good for 1 week na to, special, tatlo lang kami, ay 1,145.82 centavos. So, yun ang pinatotal ng ating wet products. So, nabuo na natin ng 1,000 pesos pero bibili na natin ang lahat ng kailangan natin para hindi na tayo lalabas ulit. Ngayon, magpo-proceed tayo sa mga dry goods, okay? Actually, halos mga teacher yata yung mga binili ko. Okay, so kukumpitin din natin kung magkano yung manabili natin dito sa para mga snacks natin. Okay, so mag-start tayo dito sa Century Tuna. Okay, so bumili tayo ng dalawang piraso for only 73.50 pesos. Dalawang piraso na yan. Okay. Okay, so next item na binili natin sa grocery ay itong vegetable sito for only 14.25 centavos. And another 16.15 centavos. Alright. Okay, so next item na binili natin ay itong Coke Soda. Siyempre, hindi natin makakalimutan yung Coke Soda pero bihira lang tayo minum nito. Dahil sobrang tamis. So, next item na binili natin ay itong Chippy. Tatlong piraso yung binili natin Chippy at walang malaki. So, yung maliliit na yung nabili natin. Sobrang weird nitong ginagawa ka. 18 pesos. Okay, so Chippy. Then after that, itong pineapple chunk. Nagkakaroon siya ng 47.50 pesos. And then, itong Martis. Chicken in a salt flavor. Nagkakaroon siya ng 17.50 pesos. Muncher potato chips, nagkakalaga naman siya ng 29.25 pesos. And ito yung pinaka-trending na corn beef sa mga vlogger. Okay? Nagkakalaga siya ng 168 pesos. Medyo mahal siya ng konti, pero sabi nila masarap. And, ang flavor niya ay garlic and chili corn beef. At local product lang siya. Product lang siya ng Pilipinas, pero ang mahal niya. Kaya susubukan natin kung masarap pa talaga. Okay. Nag-stop yung nire-record natin at tapos tayo dito sa Cheesy Red Hot for only 39.25 pesos, and ito namang Malkis na biscuit ay 52 pesos, then itong Hansel Mocha for only 50 pesos, at nakakita rin ako ng Boy Bawang na sobrang laki for only 99 pesos, at itong Crackling for only 20 pesos, pero nung nag-check-in kami sa isang hotel, nagkakalaga siya ng 90 pesos pero original price niya ay 20 pesos lang. Yung pinakalas na binili ko na dry goods ay itong tuyo for only 60 pesos. Okay, so yung mga nabili kong mga wet goods, I think pwede nang ulamin for 1 week dahil tatlo lang naman kami. Kaya lang ang problema ay wala akong nabili mga pang sahog. Okay, so siguro prito-prito na lang. Okay, ito total natin lahat ng mga nabili natin mga dry goods, pero kung papansin nyo, puro chichirya lang at konting dilata at dalawang prasong gulay at isang tuyo. So, yun lang. So, ito total natin. Okay guys, so yung pinaka-total ng ating mga dry goods na binibili ay 823 pesos
and 50 centavos. Okay, kung napapansin nyo, puro chichira lang, pero umabot siya ng 823. At ang pinaka-total ng mga nabili natin ay 2,037 pesos. Pero at least, yung mga wet goods natin ay smack pa naman ng 1,000 pesos and kasha na good for 1 week. Especially kung tatlo lang kayo sa bahay. Okay? So, dito natatapusan ang aking grocery mini haul. Memory full. Bye.